Isa ka ba sa nagtatanong kung ano ba yung qualities na hinahanap ng mga lalaki sa isang babae? Kakahanap mo ng sagot sa tanong mo na yan, hindi mo na nakikita yung qualities mo na pwedeng maging agaw pansin sa mata ng mga kalalakihan. Katangian, pwedeng maging rason para pagkaguluhan ka ng mga boys dahil bihira na ang may ganyang qualities. Yun ay kung gugustuhin mo. Kaya naman today, gumawa ko ng list ng mga bagay na makakatulong sa'yo para mabaliw sa'yo ang mga kalalakihan dahil nasa'yo na ang hinahanap nilang katangian. What's up? Kamusta? Welcome back to my channel. Nandito na naman ang iyong lingkod, Gary Opipo. Kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na notification bell para updated ka sa mga bago nating video. So without further ado, simulan na natin ang topic natin ngayon. Let's go! Walong katangian ng babae na nakakabaliw para sa mga kalalakihan. Number 1, you always do your best. Isa sa mga bagay na kapansin-pansin para sa mata ng kalalakihan ay yung mga babaeng sobrang galing sa porte nila. Yung tipong nag-e-excel sila sa mga bagay na magaling silang gawin dahil lalo pa nilang pinaghuhusayan ito. Kung isa ka sa mga babaeng lagi mong ginagawa yung best mo sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo, malaki ang posibilidad niyan kapatid na pagtutuunan ka ng pansin ng mga kalalakihan dahil sa angking galing mo sa bagay na ginagawa mo. At yan kapatid ang isang paraan para mapansin ka ng mga kalalakihan at mabaliw sila sa'yo. Ang paggawa mo ng best mo sa mga bagay na magaling ka na at lalo mo pang pinaguhusayan. Okay, proceed tayo sa ikalawa. Ikalawang katangian na nakakabaliw para sa mga kalalakihan ay yung pagiging independent woman mo. Kapag naman ang babae ay nakikitaan ng mga kalalakihan ng pagiging independent woman niya, sobrang napapawawa mga kalalakihan dyan kapatid. Yung tipong hindi ka umaasa sa iba para tumayo sa sarili mong mga paa. Yung tipong hindi mo kailangan yung iba para mabuhay mag-isa. Guys, magmamarka yan sa isipan ng mga kalalakihan na nakakakilala at makakakita sa'yo. Iisipin nila, paano kung napangasawa ka nila? Paano kung naging girlfriend ka nila? Kasi once na may makapansin sa'yo sa pagiging independent mo, makikurious sila sa'yo eh. At lalo silang mamamangha sa abilidad mo dahil kaya mong mabuhay mag-isa. At yan kapatid ang isang paraan at katangian na hinahanap ng mga kalalakihan ang pagiging independent woman mo. Dahil guys, yan ang hinahanap ng mga lalaki sa isang babae. Okay, proceed tayo sa ikatlo. Ikatlong katangian na nakakabaliw para sa mga kalalakihan ay kapag alam mo kung ano yung worth mo as a woman. Isa sa mga bagay na importanteng alam mo as a woman ay yung halaga mo. The more mo kasi napapangalagaan ito, the more kang hahabol-habulin at hahanap-hanapin ng mga kalalakihan. Kung alam mo kasi ang worth mo bilang babae, mas re-respetuhin ka ng mga kalalakihan. Naiwasan mo ng bastusin ka ng mga kalalakihan, hindi mo pa kinakailang ibaba yung standard mo para magkagusto sila sa'yo. Dahil alam mo sa sarili mo na kapag alam mo kung ano yung halaga mo o yung worth mo, hinding-hindi ka matatalo sa kahit ano pang mga laban. At syempre, hinding-hindi mo kakailanganin magmakaawa para sa pagmamahal katulad ng ibang babae ngayon. Kaya kung gusto mong mabaliw sa'yo sa kakaisip ang mga kalalakihan, dapat alamin mo kung ano yung worth mo as a woman. Okay, proceed tayo sa ikapat. Ikapat na qualities na nakakabaliw para sa mga kalalakihan ay yung pagkakaroon mo ng positibong pananaw sa buhay. Sa panahon ngayon, napakahirap na magkaroon ng positibong pananaw. Sa dami ba naman ng problema dito sa mundo, sa dami ng mga sakit na kumakalat sa paligid, at yung mga apang-araw-araw nating problema na pumapasok sa buhay natin, paano ka pa naman magkakaroon ng optimistic na pananaw, di ba? Pero yun kasi ang isa sa mga katangian na kinababaliwan ng mga kalalakihan sa mga babae, yung pagiging optimistic nila. Dahil sa kabila ng samusaring problema at pagsubok sa buhay, kung meron kang positibong pananaw, hinding-hindi ka matatalo sa laban. Hinding-hindi mo masyadong mapapansin yung bigat ng problema dahil alam mo sa sarili mo na malalagpasan mo ang lahat ng ito. Dahil syempre, kung meron kang positibong pananaw, hinding-hindi mo maiisip sumuko agad. Kaya naman iba talaga ang dating sa mata ng mga kalalakihan ng mga babaeng mayroong positibong pananaw sa buhay. Okay, proceed tayo sa ikalima. Ikalimang katangian na nakakabaliw para sa mga kalalakihan ay yung mga babaeng sinusuot nila yung best self nila palagi.
sobrang iba yung lakas ng dating ng mga kababaihan na lagi nilang pinapakita sa mundo yung best self nila. Yung mga katangian na alam nilang magpapaangat sa kanila bilang babae. Bira na kasi sa mga kababaihan nowadays, so pinapakita nila sa mundo kung saan talaga sila magaling o saan talaga sila maganda. Kaya naman kung isa ka sa mga kababaihan na may unique qualities at alam mo na mag-e-excel ka dito, ilabas mo ito sa mundo. Gawin mo itong advantage mo para lalong mas mabaliw sa'yo ang mga kalalakihan. Okay, proceed tayo sa ika-anim. Ika-anim na katangian na nakakabaliw para sa mga kalalakihan. You keep on striving for success. Nakita ka na ba ng babae nagtatahumpay sa kahit anong larangan mo siya ilagay? Ano sa tingin mo ang katangian na meron siya na wala sa'yo? Usually, may mga katangian sila na hindi sumusuko sa kahit anong pagsubok. Hindi umaayaw sa kahit anumang problema at laban lang ng laban sa buhay. Kahit nahihirapan, kahit napapagod, kahit nai-stress na sila sa buhay. Ganun kasi ang mga taong gusto maging successful sa buhay, hindi umihinto sa pag-achieve ng kanilang mga goals. Kaya kung ikaw ay nasa sitwasyon nila, ano sa tingin mo ang magiging estado mo sa mata ng mga kalalakihan? Bukod sa hangaan nila yung pagpa-persevere mo, mas magugustuhan nila ang buo mong pagkatao. Kaya naman kapatid, tuloy-tuloy lang hanggat hindi mo na-achieve yung goal mo. Huwag mong sukuan ang sarili mo at tuloy-tuloy mong i-achieve kung ano yung definition mo ng tagumpay. Okay, proceed tayo sa ikapito. Ikapitong katangian na nakakabaliw para sa mga kalalakihan ay yung mga babae hinahayaan nila na yung success nila yun ang magbigay ng ingay para sa kanila. Isa pang nagiging pride mo sa katagalan ay yung pagiging humble mo sa kabila ng success na na-achieve mo sa buhay. Yung tipong yung success mo na lang yung nagbibigay ng ingay sa tenga ng ibang tao. Yung tipong hindi mo na kailangan magpasikat pa sa iba dahil alam mo na angat ka sa mga mata nila. At yan kapatid ang isa sa mga qualities na hinahanap ng mga kalalakihan na nakakabaliw para sa amin. Yung mga babaeng kayang-kayang maging successful nang hindi umaasa sa iba at hindi nawawala sa focus dahil sa maliliit na rumor sa paligid nila. At syempre, hinahayaan na lang nila na yung success nila yung magbigay ng ingay para sa kanila. Subukan mo para malaman mo ang resulta niyan sa buhay mo. Okay, proceed tayo sa ikawalong. Last but not the least, ikawalong katangian ng babae na nakakabaliw para sa mga kalalakihan ay yung mga babaeng hindi nang aakit ng iba. Isa sa mga bagay na only quality guys will appreciate ay kapag ang isang babae ay hindi na kailangan mag-akit pa para maging angat sa mata ng iba. Yung babaeng sobrang simple, sobrang chill kasama, walang kaarte-arte sa buhay, at hindi na kailangan mag-akit pa ng iba dahil ikaw na mismo ang maa-attract sa kanya. Yun ay dahil sa sobrang sarap niya at gaan niyang kasama. Kapag ganyan kasi ang katangian mo, kapatid, YP material ka na eh. Yan kasi ang isa sa hinahanap ng mga kalalakihan nowadays. Dahil sobrang rare na at sobrang hirap nang makahanap ng ganyang quality ng kababaihan. Kung mapapansin nyo, lahat ng qualities na nabanggit ko dito ay hindi inborn qualities, di ba? Lahat naman kasi talaga ng sinabi ko dito na qualities o katangian ng kababaihan na nakakabaliw para sa mga kalalakihan ay hindi naman talaga inborn qualities dahil self-made qualities yan. Ikaw kasi mismo ngayon, kayang-kaya mong gawin yan at kaya mong makipagsabayan sa mga babae sa labas. Lahat kasi na nabanggit ko dito, ikaw yung magdidesisyon para sa sarili mo kung gagawin mo ba yan o hindi. Dahil kung gusto mo talagang mahalin ka at mabaliw sa'yo ang mga kalalakihan, kailangan mo matutunang lumabas sa kahon mo at mahalin ang buo mong pagkatao. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Quick shoutout muna pala tayo. Shoutout kay Miss Cez Villa. Shoutout din kay Miss Jocelyn Bunga. Shoutout din kay Miss Cherry Ann De La Cruz. Shoutout din kay Pelgren Vlog. Shoutout din kay Miss Sheila Forpura. At kay Miss Rose Agustin na watching from Mandaluyong City. Shoutout po sa inyo ma'am. Stay safe po dyan. Sa lahat ng OFW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakasubaybay sa bawat video na ina-upload ko, maraming salamat po sa palagian yung pagsuporta at panonood. Kung nagustuhan nyo yung video na ginawa natin ngayon, mag-iwan po tayo ng like. Malaking tulong po to sa channel ko. At pakishare nyo na rin po sa mga labos nyo na nangangailangan ng ganitong tips, ideas, and advices para nakatulong na po kayo sa kanila. Nakatulong din po ako sa kanila. At ikaw, kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like,
subscribe and hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. Kung may mga ideas ka o topic na pumapasok sa isipan mo na gusto mong i-share sa iba, posibleng malaki ang maitulong niyan sa buhay ng ibang tao. Pwede niyo i-comment niyan sa down section below at 100% hindi ka lang nakatulong sa iba, nakatulong din ako sa kanila. Sa pamamagitan lang ng simpleng pag-comment mo ng ideas o topic na nasa isip mo, posible ka nang makatulong sa maraming tao. Kaya huwag kang mahihiyang mag-comment dyan sa down section below. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana magkita-kita tayo sa susunod na vlog, which is tomorrow. Again, huwag kang mahihiyang mag-comment sa down section below kung ano yung nasa isip mo. At maraming salamat sa panonood. Ingat ka dyan palagi. God bless. Peace. Whenever your heart is broken, don't ever